Hello mga ka-revealer! Tayo po ay dadako na po sa part 2 ng atin pong topic na pinamagatang Ikaw, hindi mo pa ba nakita ang Diyos mong ilaw? Ayan. Sa ating part 1 po ay tinalakay po natin doon na kaya pala hindi nakakita sa Diyos ang maraming mga tao kasi nga po masama ang kanilang mga gawa ayon sa 3 John 1:11. At ayon naman po sa Matthew 5:8, hindi po malinis ang kanilang puso. At ayon naman po sa Hebreo ay kwandaw po sila po ay walang kabanalan at walang kapayapaan sa kanila. Kaya hindi po nila kailanman makikita ang Diyos kasi nga wala po silang kabanalan at kasamaan lang palagi ang kanilang mga ginagawa. Kaya po dito sa part 2, atin pong tatalakayan na naman dito na nakita na noon pa man ang Diyos. Matagal na pong nagpakita, simula pa pagdilat ng ating mga mata. Pero po, binabaliwala lang pala natin. Okay, dadako na po tayo sa atin pong pangalawang topic. Ikaw, hindi mo pa rin ba nakita ang Diyos mong ilaw? Ayon sa Amos 9:1, aking nakita ang Panginoon na nakatayo sa tabi ng dambana at kanyang sinabi, "Hampasin mo ang mga kapitil upang ang mga tungtungan ay mauga at mga kaputol-putol sa ulo nilang lahat at aking papatayin ng tabak ang huli sa kanila. Walang makatataka sinuman sa kanila at walang makatatanang sinuman sa kanila." Ang linaw-linaw po na nakita po ni Propeta Amos ang Panginoon o ang Diyos. Nakita na nila noon pa man ang Diyos na ilaw. Atin po basahin sa pangalawang Paralipomeno or Chronicles 18:18. At sinabi ni Mikyas, "Kaya't iyong dinggin ang pagsalita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang lukmukan at ang buong hukbo ng langit na nakatayo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa." Unang mga hari 20:19. At sinabi ni Mikyas, "Kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa." At mismong si Jacob na ang nagpatotoo. Tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong niya o na Peniel sapagkat aniyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at nagligtas ng aking buhay.